ilang milyong taon na ang nakakaraan pagkatapos akong palayasin sa paraiso. Hindi pa din mawala sa alaala ko kung gaano kahina si Adan. Sino ba namang mag-aakalang serpiente lang ang tatapos sa kanilang dalawa ni Eva? Hindi sana nangyari ang ugat ng lahat ng kasalanan kung nakinig lang siya at pumahintulot na sumailalim sa akin. Oo, ako ang unang babaeng naglakad sa ibabaw ng lupa. Ang pinakaunang bulaklak na bumukadkad sa harap ng Diyos. Hindi ako nilikha mula sa tadyang ng kunsinong mahinang nilalang. Ako ang totoong reyna ng San Sinuko. At ngayon, matitikman nyo kung ano ba talaga ang totoong paraiso. Luluhod kayong lahat sa aking kagandahan! Uy! Emma! May scouting daw ng Queen of the Night beauty pageant dito sa school natin. Ano? Sasali ka? Nako, Colleen. Tumigil ka na, please. Ayoko nang sumali sa mga ganyang contest, no? Ilang beses na ba akong natalo sa mga sinarihan ko? Ano ka ba? Try lang dapat ng try. Hindi naman kita pipilitin kung hindi ka maganda at matalino, diba? Ba to? Bola. Hi! I saw you from afar and you look stunning. You have the face, the height, and the body to die for. See? Tumigil ka nga. To naman? Basag trip agad? Sayang naman. You'd be perfect sana to join. But if you change your mind, here's my calling card. You can call me anytime. Hanggang mamayang hapon na lang kasi kami dito. Sorry, miss. I'm not interested. Marami namang girls dito sa campus na willing, I guess. Just keep it. Final na yung decision ko, miss. Sorry. Si Emma, ang isa sa pinakamaganda at pinakamatalino sa batch nila. Hindi matatawaran ang galing niya sa pagsagot sa mga tanong at ang makaikot tingin niyang kagandahan. Ngunit kahit ganito ang sitwasyon, niminsan hindi pa siya nanalo sa kahit anong beauty pageant na sinalihan niya. Marami nagsasabing, dinadaya siya o masyado siyang maganda at matalino para sa mga sinasalihan niya. Napakaliit na problema kung titignan mo. Pero iba ang epekto nito kay Emma. Bumaba ang tingin niya sa sarili niya at ng iba ang tingin niya sa mga bagay. Kasama pa dito ang naging tingin sa kanya ng kanyang pamilya. Patuloy siyang ibinababa ng kanyang mga magulang at palagi ang ikinukumpara sa kanyang mga kapatid. Isang gabi, nagkaroon ng isang malaking pagsasalo-salo sa kanilang tahanan at imbitado lahat ng mga kaibigan ng kanilang mga magulang. Umuwi kasi galing Amerika ang kanyang kuya dahil nagtapos ito ng medisina doon. Amiga, kumusta na nga pala yung anak mo? Sino doon? Si Emily ba? Ah, napakagaling ng batang yan. Malapit na siyang matapos sa pagiging lawyer. And with Latin honors pa. Good to hear. But actually, I was referring to the other one. Ah, okay naman siya. Ah, ganun ba? Iha, kumusta ka? Nandiyan ba siya sa likod ko? Yes, she is. Well, she's okay. Sana lang namana niya ang galing namin ng kanyang papa at hindi naging talunan. Tulala lamang si Emma habang pinapakinggan kung paano siya ibaon ng kanyang ina sa kahihiyan sa harap ng amiga nito. Litong-lito siya kung paano nagagawang pagtawanan ng kanyang ina ang kanyang kalungkutan. Hindi na niya matanto kung saang sulok ng langit huhugutin ang lakas ng loob para sa mga bisitang nakarinig kung paano siya hiyain. Matutulog na po ako.
minutes. Go ahead. Ladies and gentlemen, thank you all for attending our party tonight. Naglakad ng dahan-dahan si Emma papunta sa kanyang kwarto na dala-dala ang napakabigat na pakiramdam. Hindi niya alam kung ilang krus pa ba ang kailangan niyang pasanin para lang mabuhay ng masaya at normal. Nang makarating siya sa kwarto. Hey girl! Guess what? Colleen, I'm not in the mood. Oh, taka, hear me out muna. This better be good. This is good. Yung idol mo, si Lily Lucy? Oh, anong meron? Isa siya sa organizers ng Queen of the Night Beauty Pageant. And I heard na isa din daw siya sa mga mentors. Exciting, di ba? Seryoso ba yan? Oo, girl. Kaya ano pa bang hinihintay mo? Sige, I'll get back to you. Habang papalalim ng papalalim ang gabi, papalalim din ang papalalim sa pag-iisip si Emma hanggang sa hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. Emma! 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 Lily? Teka, ano to? Bakit nandito ka sa bahay namin? Gusto lang naman kitang bisitahin. That's all. Alam ko, panaginip to. Gising, gising. Tama na yung kakasampal mo sa sarili mo. Well, oo, panaginip to, pero totoo. Ang nice, no? Ano bang kailangan mo? Sumali ka na sa Queen of the Night. Super perfect ka para doon. Naku, hindi na. Wala akong mapapala doon. Tsaka balita ko, kasali si Stacy eh. Lagi akong natatalo noon. Not this time, Emma. Ano ibig mong sabihin? You'll see. Hello? Ano na, girl? Ang alin ba? Pageant, Queen of the Night, hello. Lagi kang mahirap kausap lately, ah. Well, lagi ka namang mahirap kausap, pero mas mahirap kang kausap ngayon. Mula lang to. Ano ka ba? I know, na 2 weeks ago ka lang natalo kay Stacy, pero hello, hindi naman siya maganda. You're just saying that because we're friends. Tsaka, masama panlait, no? Hoy, hindi ah. Hindi ako nanlalait. I'm just stating facts. Sige na, matutulog na ako. Teka, teka! Matawagan mo na ba yung... Bye! Nagising si Emma kinabukasan na may kakaibang pakiramdam sa kanyang sarili. Para bang nag-iiba yung itsura niya. Pakiramdam niya, lalong lumiit yung tiyan niya. Parang lumaki yung balakang niya. Lalong pumungay yung mga mata niya. At may kakaibang aura na lumalabas sa kanyang katawan. Nag-ayos na si Emma ng kanyang sarili para pumasok sa eskwela. Bago ito umalis ng kwarto, tumingin ulit ito ng huling beses sa salamin. Ayoko mang aminin, pero gumaganda ka yata, Emma. Habang papasok si Emma sa gate ng school nila, nakita niyang may mga nakaparadang itim na sasakyan sa labas. Inisip niya, siguro may mga importanteng bisita. Habang nasa klase, biglang nag-anunsyo ang kanilang dean gamit ang school speaker. Calling the attention of Miss Emma Garcia, please proceed to the dean's office now. Takang-taka si Emma kung bakit siya ipinapatawag, wala naman siyang nagawang kasalanan. Dali-dali itong pumunta sa dean's office para tignan kung ano nangyari. Pagpasok nito sa pinto. Good morning po, Dean Ambrosio. Good morning, Miss Garcia. Have a seat. Ipinatawag kita dito sa request ng isang tao. Sino po? Ilang sandali pa at bumukas ulit ang pinto. Ako! Lily? Ako nga! Paano?
tumawag si Miss Lily sa Board of Trustees at sa University para sabihin ikaw na ang magiging representative ng school sa Queen of the Night Beauty Pageant. Bakit ho kayo pumayag? Dahil... Ako na ang bahala, Miss Ambrosio. Lalabas ka na, diba? Diba? Biglang umurong ang dila ni Emma sa kanyang narinig. Parang isang lupo ng mga nagwawalang halimaw ang boses ni Lily. Parang tumigil ang oras sa paligid niya nang marinig niya ang masusunod, Panginoon. Madali ka naman palang kausap. So Emma, kumusta ka? It was nice meeting you last night. Nanlaki ang mga mata ni Emma sa kanyang narinig. Hindi pala panaginip yun. Ito kaya panaginip? Baka nasa panaginip pa din ako. Gumising ka, Emma. Gising. It's nonsense talking to yourself. And it's rude. Naririnig naman kita. Bakit hindi mo ako tanungin kung panaginip lang ba ang lahat ng ito? Miss Lily, maawa na po kayo sa akin, ma'am. Wala naman po akong nagawang kasalanan. Sino ba nagsabi sa'yo na may kasalanan ka? I'm doing you a favor, Emma. Oh well, alam kong lagi kang depressed and down and all the drama in life. Kaya gusto kitang tulungan. Alam ko naman na every time na mapapahiya ka o matatalo sa contest na sinalihan mo, eh lagi mo kami tinatawag. Tinatawag? Ang alin? Oh, don't be silly, Emma. Ilang beses ka na bang nagalit sa Diyos dahil sa ganyan ang buhay mo? Ilang beses ka na bang gumamit ng pangungulam para lang pahirapan lahat ng tumalo sa iyo sa beauty pageants? Ilan? Ha? Sa bawat bigkas mo ng mga orasyon mo, sa tingin mo ba, sino ang nagbibigay ng kapangyarihan sa'yo? Nakakatawa ka, Emma. Ilang taon na naming dinidinig ang mga panalangin mo sa amin. Tapos ganyan ang pagbati mo sa akin? Iyan ang nagpapatunay na napakawalang kwenta mong nilalang. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tumahimik ka! Alam mo ba, Emma, kung bakit ginawa ang Queen of the Night pageant? Tanungin mo kung bakit. Tanungin mo! Well, kahit ayaw mong tanungin, sasabihin ko pa din sa'yo. Ilang taon na nang nagsimula ang beauty pageant na ito para hanapin ang susunod na magre-representa ng ating mahal na nasyon sa mga international pageants. Nagiging impluensya lang mga nananalo dito at talagang pinapakinggan nga sila at pinapakinggan ang kanilang mga sinasabi. Mga magaganda, matatalino at malalakas ang presensya ang mga nananalo dito. Kaya itong pinakamagandang paraan para maisagawa ang mga dapat gawin para sa bagong mundo. Wala akong maintindihan, Miss Lily. Anong kinalaman ko dito? Oh my God. Lahat ng mga tampalasang nananalo sa Queen of the Night ay mga inosente at dalisay. Wala silang alam kung paano ba maging tunay na reyna. Taon-taon, isinasalin ko ang aking enerhiya sa kanila pero wala. Sayang lang ang lahat. Patuloy kong hinahanap ang pinaka-perpektong nilalang na pagsasalinan ko ng aking kaluluwa para maisakatuparan ang lahat ng mga plano. Anong pinagsasasabi mo? At saka sino ka ba? Seryoso ka ba? Hindi mo ako kilala? Sa paulit-ulit mong pagtawag sa orasyon mo, hindi mo pa din ako kilala? Hangal! Nasa sinapupunan ka pa lang ng tampalasan mong ina. Nakita ko na ang hinaharap mo. Inalagaan kita at sinigurado kong mapapasa akin ka sa takdang panahon. Lahat ng pagkatalo mo? Oo! Ako ang may gawa noon para lang paulit-ulit mo kong tawagin kapag sinusubukan mong kulamin lahat ng tumalo sa'yo. Ilan na nga ba yung mga napatay mo? Ah! Lahat! Pwera dun sa anak ng pastor. Sino yon? Stacy. Yeah, tama. Si Stacy. Pero ngayon, sisiguraduhin kong uubusin ko silang lahat. Walang imik si Emma habang nakikinig kay Lily.
Hindi na magawang iproseso ng isip niya ang mga nangyayari. Oo, nagawa niyang lahat ng iyon sa kadahilan ng hindi niya matanggap ang bawat pagkatalo niya. Kinulam at pinatay niya lahat ng mga naging kalaban niya. Maliman ito sa paningin ng iba, pero kay Emma, ito ang dapat gawin. Ngayon, unti-unti niyang naiintindihan kung bakit sa tuwing nalulungkot siya, parang laging masama ang mga naiisip niya. Naiintindihan mo na ba? Kilala mo na ba ako? Umiling lang ng bahagya si Emma at biglang ibinato ni Lily ang tasa sa harapan niya. Ako si Lilith, ang unang nilikhang babae ng Diyos, ang pinakamagandang nilalang, ang unang babaeng pinagpala sa lahat, ang pinakapurong unang asawa ni Adan. Pero ngayon, ako na ang reyna ng mundong kinalalagyan mo. Anong mundo? Impyerno! Final question is, why should you be the next Queen of the Night? Thank you for that wonderful question. I believe. Apologies for letting my nerves beating the best of me. Thank you again for that wonderful question. I am the next Queen of the Night because as a woman, I developed a heart bigger than my mind and a voice stronger than my heartbeat. With this in mind, I shall use my voice and influence to change the way people see the world. Although we think that the end is near, I say everything just started to get better. Thank you. And now, ladies and gentlemen, we've come to the finale of our program tonight. Announcing the next Queen of the Night. She is no other than Emma Garcia! Congratulations, Emma. Please take your first walk as the new Queen of the Night. Good evening, everyone, and thank you all for coming. Napanood kita sa TV, anak. Congratulations! All the hard work was all worth it. Ang galing ko, ma, no? Yes, anak. I'm so proud of you. Nakakatawa, ma. Nasa tinagal-tagal ng panahon, ngayon ko lang yan narinig sa inyo. Bakit naman hindi? Masarap sa pakiramdam, pakinggan. Pero huli na ang lahat. Bakit, Emma? Emma, wala na ang dating Emmang kilala mo. Pinatay ko na siya. Huwag ka mag-alala. Mamaya lang, magkikita kayong muli. Sa impyerno. Thank you all for coming for this press conference. I present the
the reigning Queen of the Night, Miss Emma Garcia. Emma, here. Emma, Emma, here, here. Emma, Emma, here. Emma. Yes. Ah, anong pakiramdam mo ngayon na ikaw na ang pinakabagong Queen of the Night? Siyempre, masaya. At overwhelmed din ako sa pangyayari. Salamat kay Miss Lily for putting the trust sa akin para maiuwi ang international crown para sa Pilipinas. Emma, here. Yes. Pagkatapos ng pagkapanalo mo, may mga kumalat na balita sa pagkamatay ng iyong ina. Anong masasabi mo dito? Makakaapekto ba ito sa laban mo para sa Queen of the Universe? Malungkot, oo. Pero susubukan natin lumaban. Tutal, wala rin naman siyang kwenta. What I meant was, wala namang kwenta kung mabigat ang nararamdaman ko. Dahil wala namang pakialam ang mga tao sa international stage kung anong pinagdadaan ako ngayon. Kaya, laban na. I guess that would be all our time today. Marami pa naman tayong press conferences na i-arrange before ang Queen of the Universe. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta. Emma, dear, maganda sana yung press conference kung hindi lang talaga basura ang lumalabas dyan sa bibig mo. Hindi ba? Ikaw naman ang nagturo sa akin nun. Exactly. That's why I'm proud. Kailangan nga nating paghandaan ang Queen of the Universe, Emma. Ilang buwan na lang, ipapadala ka na sa Las Vegas para lumaban. Hindi ba? Sigurado naman na ang pagkapanalo natin. To tell you honestly, Emma, nang ginawa ko ang Queen of the Night beauty pageant, hindi lang dahil gusto kong isali ng kaluluwa ko sa mananalo. Isa rin itong paraan para mapanatili ko ang estado ng katayuan ko sa lupo ng mga demonyo. Anong ibig mong sabihin? Doon sa baba. Maraming gustong kumuha sa kanang kamay na posisyon ng ating Panginoon. Hindi lang ako. Kahit ako ang nag-alay kay Satan noon, ipinatapon siya mula sa paraiso. Hindi pa din yun naging kasiguruduhan na ako ang magiging reyna at kanang kamay. Ang kondisyon ay kung sino ang unang makakasakop sa mundo. Ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa. Maraming kabataang babae ang nagbebenta ng kaluluwa nila para sa demonyo, para lang sa kakaunting kasikatan. Nakakatawa. Ang pinagkaiba nyo lang, pinili kita. Pero diba, ikaw si Lilith. Kaya mas makapangyarihan ka. Hindi ko nga din alam kung paano ka napadpad sa Pilipinas. Mahabang kwento, Emma. Pagkatapos mamuno ni Satan sa mundong ilalim, nanatili ako dito sa lupa at nagpagalagala. Napadpad ako sa bansang may tinatawag silang mga malayo. Sinamba nila ako bilang diyosa. At nang lumubog ang tulay sa lupa sa pagtunaw ng kayalohan, tumawid kaming lahat papunta sa Pilipinas. Dito nagsimula ang lahat ng kwentong naririnig mo ngayon. Mga aswang, mga multo, anito, Diyos at Diyosa. Ang nakakatawa lang. Ako lahat yun. Sikat pala. Oh, well, you could say that. Emma, 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 Emma. Uy! Uy, anong masasabi mo sa naglalabasan sa social media na mga bashers mo? Hindi mo ba sila gustong bigyan ng mensahe? Ano ba? Tigilan mo yung pag-video sa akin. Sige na, Emma. Kahit isang statement lang. Tumigil ka nga.
Lily? Saan ka galing? Hindi na importante yun. Lumakad ka. May pupuntahan tayo. Emma! Sino ba yung siraulong kasama mo? Hoy! Mababang uring nila lang. Ako ba yung tinatawag mong siraulo? Ha? Hanggang ngayon pala, napakapurol pa rin ang utak ng mga sugo ni Adan. Adan? Baliw ata to. Yan ba ang mentor mo, Emma? Nako, ano ba yan? Talo to. Isang salita pa na lumabas dyan sa bibig mo, isasarado ko yan ng permanente. Halika na, Emma. Nasaan tayo, Miss Lily? Hindi ba't naikwento ko sa'yo na ginawa akong diyosa ng mga sinaunang malayo at mga indyo? Ito ang aking templo. Alinsunod sa hardin ng paraisong una kong tinirahan. Kawawa ang mga tao ngayon. Kakahanap sa hardin. Wala silang makikita. Ito na ang huling wangis ng paraisong makikita ng mga tao. Napakalaki ng lugar na to. May mga nakapunta na bang ibang tao dito? Wala pa. Maliban sa aking mga tagasunod. Nandito ba sila? Gusto mo ba silang makita? Aking mga alagad, ibinababa ko ang kurtina sa pagitan ng mundong ibabaw at ang mundo ng mga espiritu. Humango kayo at bumangon. Nagbabalik na ang inyong ina. Humango kayo mula sa kaila-ilaliman ng Tartaros. At muli, ako ay inyong pagsilbihan. Anong nangyayari, Miss Lily? Ito na ang panahon, Emma. Ang panahon ng pagsasali ng kaluluwa ko sa iyong katawan. Pero... Hindi ba't ito ang pinag-usapan natin dati? Ha, Emma? Yang pagputong ng korona sa ulo mo ang nagsisilbing patunay na sumasang-ayon ka sa aking kagustuhan. Ano mangyayari sa kaluluwa ko? Mainit pa? Masanay ka na. Mukhang alam mo naman kung saan ka mapupunta. Hindi. Hindi to pwede. Emma, Emma, Emma. Kawawa ka naman pala talaga, no? Hindi mo pala talaga naiintindihan ang usapan natin dati. Sa akin ka na. Ibig sabihin, pwede ko nang gawin ang lahat at kahit anong gusto kong gawin sa'yo. Mahal na Reyna, paumanhin. Ngunit bago natin maisalin ang inyong kaluluwa sa kanyang katawan, dapat maialay muna niya ang 13 kaluluwa sa kalis ng kadiliman mula sa Tartaros. Anong 13 kaluluwa? Ayoko nang pumatay. Huwag ka nang mag-alala, Emma. Nung pinatay mo ang iyong ina, siya na ang 13 mong alay. Mainam, maaari na nating simulan ang ritual. Teka, teka, huwag kayo lumapit sa akin. Sa pagsibol ng bagong mundo, ang kaluluwa ko ay mapapa sa iyo. Papaikutin mo ang buong sangsinukob sa iyong mga palad. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kadiliman, mapapa sa iyo ang walang hanggang kagandahan at katalinuhan na nagmumula sa puno ng buhay. Ikaw ang magsisilbing paraiso para sa bagong mundo. Tapos na ang ritual. Not bad. Ayos din pala tong katawan na to. Aking mga alagad, nagbalik na ang totoong Queen of the Night. Ngayon, maisasakatuparan ko na lahat ng dapat na mangyari.
Sino na naman kaya to? Hi, Colleen. Wow, ha? Minsan ko lang yan marinig sa'yo, ha? Nga pala, nandito kami ngayon sa Luneta. Dumating yung New Age Santa, Sister Sam. Magpapabless sana ako ng mga panyo or something para lang dyan sa laban mo sa Queen of the Universe. Sam? Parang kilala ko yan. Anyways, salamat, Colleen. I need to go. Teka, sandali. Kailangan ko nang umalis. Kayo nang bahala dito. Welcome to the Queen of the Universe Pre-Pageant Competition, where our aspiring queens battle it out to be the next most beautiful creature in the universe. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Emma Marie Garcia, 24, Philippines. There you have it! Our 96 lovely candidates vying for the title of Queen of the Universe. See you all tomorrow for the swimsuit competition. Lily, umalis ka na sa katawan ko. Binabawi ko na yung kontrata. Wala nang bawian yun, Emma. Touch move! Lily! Pasok! Miss Emma, may gusto daw ko mausap sa'yo. Sige, papasukin mo. Long time no see. Friend? Sam, or should I say, Asmodeus? Hindi ko alam na nakagapang ka na pala sa kailalilalima ng impyerno. Ginaya lang naman kita. Asa ka naman. There's a difference between sa gumagala sa mundong ito at sa nakakulong sa Tartarus. Well, ayoko makipag-away sa'yo ngayon, Lilith. I came here to watch. Good luck on the swimsuit competition. Funny though, water is not our thing. We'll see each other again. I'll just say, see you then. Kahit ayoko, para lang umalis ka. Fine. Wala ka pa din talagang pinagbago. So ano tayo? Tropang impyerno? Umalis ka na. Welcome to one of the most awaited part of this pageant, the swimsuit competition. Let's welcome our lovely candidates. Emma Marie Garcia, 24, Philippines. Konting panahon na lang, Emma. Sandaling-sandali na lang, makukuha mo na ang corona. Lily, umalis ka na sa katawan ko. Di ba sinabi kong tumahimik ka? Payo ko lang sa'yo, Emma. Huwag mo ubusin yung natitira mong lakas. Para lang kausapin ako sa isip. Kakailanganin mo yan. Kahit maubos pa ang lahat ng enerhiya ko, mapaalis ka lang dyan sa katawan ko. Umalis ka! Emma? Sino ka? Paano ka nakarating dito? Isa akong kaibigan, Emma. Ikaw yung kausap ni Lily kanina. Ako nga. Isa ka din sa kanila. Well, oo. But I'm the good kind. Ironic man.
pero matutulungan kitang makakuha ng bagong katawan. Papaano? Pabalik na ako ng Pilipinas bukas. May kapangyarihan akong hanguin ang isang nawawalang espiritu mula dito sa purgatorio pabalik sa mundong ibabaw. Maaari kitang bigyan ng bagong katawan, Emma. Ano na naman ang kapalit? Tulungan mo kong pabagsakin si Lilith. Ako lang ang dapat na nag-iisang reyna ng buong San Sinukob. Kagandahan. Hanggang saan ba aabot ang kagandahan ng isang tao? Sabi nila, maraming magagawa ang ganda at alindog ng isang babae. Si Cleopatra, si Helen, si Eva, si Lilith. Ilan sa mga babae nagpabago sa ikot at kasaysayan ng mundo. Pero ako, ano bang nakuha ko sa lahat ng ito? Para saan? Para sa isang titulo at korona na kahit kailan, hindi naman nakadagdag sa estado ng buhay ko. Kung titignan mo nga, parang ito pa ang nagsadlak sa akin sa kinilalagyan ko ngayon. Emma! Emma! Huh? Sino ka? Teka, kilala kita. Isa ka sa kanila. Oo, isa ako sa kanila. Pero ibahin mo ko, Emma. Kaya kitang hanguin mula sa impyernong ito at bigyan ng bagong katawan. Paano? At saka, anong kapalit? Simple lang. Tulungan mo kong talunin si Lilith. Tulungan mo kong talunin si Lilith. At bakit ko gagawin yun? Para saan? Lahat ng mga reyna at prinsipe ng impyerno ay naglalaban-laban upang gawing ikasampung baitangang mundong ginagalawan ng mga tao ngayon. Siyempre, isa na doon ang kaibigan nating si Lilith. Ikasampung baitang? Hindi ko maintindihan. Sa ngayon, may 9 na baitangang impyerno. 7 dito ay pinamumunuan ng 7 prinsipe. Ang 8 ay nakareserba sa kanang kamay ni Satan. At ang pangsyam ay ang pandemonium. Pandemon? Ipapaliwanag ko sa'yo paglabas natin dito. Baka maging pandikoko pa yung sasabihin mo. Tara na, bilisan mo. Nasaan tayo? Nasa kumbento. Anong ginagawa natin dito? Oo nga pala, ikaw ang pinakabagong santa ngayon. Pero teka, santa ka pero demonyo ka naman. Santa, short for Santanas. Biro lang, Emma. Halika, sundan mo ko. Sino to? Siya ang kapatid kong si Calista. Ha? Huh? May kapatid ka? Ano, pinatay mo pa tong kapatid mo para lang dito? Masyado na akong maraming napatay. Ayoko na madagdagan pa. Huwag kang OA, Emma. Buhay pa siya. Ikinulong ko lang muna ang kaluluwa niya sa isang magandang lalagyan upang gamitin ito para ilagak pansamantala ang kaluluwa mo. Tsaka isa pa, para magkasilbi naman tong si Calista. Bakit? Ano bang nangyari? Pagkatapos ko siyang hanguin mula sa kumbento kung saan siya nagsisilbi, wala na siyang naging bukang bibig kung hindi ang baguhin ko na daw ang mga iniisip ko para sa mundong ito at baguhin ko na daw ang mga plano ko. Hindi ba dapat naman talaga? Sa tingin mo ba, hindi ako magpapakapagod ng ganito kung hindi importanteng matapos to lahat? Tignan mo si Lilith. Pinasali ka pa sa beauty contest. Para saan? Boba talaga yung Lilith na yan eh. Kaya sa ilang milyon taon, niminsan hindi siya napagkatiwalaan ng kahit isang baitang na pamumunuan sa impyerno. Dahil sa katangahan niya. So anong silbi ko sa kwento mo? Kailangan ko ng kasama na pwede kong gawing kanang kamay sa mga gagawin ko. Ayoko din. Bakit mo naman naisip na gusto ko? Wala ka namang pagpipilian, Emma. Kung ayaw mong mabulok sa purgatorio,
Ito lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Bigyan kang muli ng buhay, kapalit ng serbisyo mo sa'kin. Ayoko! Sana nga may pagpipilian ka. Kaso kung hindi mo ito gagawin, at si Lilith ang mananalo, ewan ko na lang kung anong klaseng parusa ang gagawin niya sa'yo habang buhay. Emma, congratulations for winning the Queen of the Universe! Anong pakiramdam na ikaw ang kauna-unahang Pinay na nakasungkit ng corona? Of course! Masaya and very proud. Kasi ako ang una at nag-iisa. Tama, tama. So anong plano mo moving forward? Ang bala ko talaga ay sakupin ang mundo. With love and intelligence, of course. Oo nga naman. Gusto kong ibahagi sa lahat na ang mga babaeng kagaya ko ay may kakayanan ding mabago ang takbo ng buhay natin. Buksan ang mga mata ng mga ito at ikayatin silang mamuhay ng maganda. Buwisit talaga tong babaeng to. Akala mo sweet talaga eh. Lahing demonyo naman. Okay na ba tong suot ko? Emma! Or should I say, Kalista. Maganda. Mukha kang, buhay. Tama na, lokohan. Ano nang susunod na gagawin? E di puntahan kung saan nagkukuta ang kalaban. Saan? Sa pusod ng impyerno. Nasaan tayo? Nasa pandemonium ka na, Emma. Dito nagbabahay ang lahat ng demonyong alam mo. Nandito din si Satan. Pero hindi natin siya pwedeng kitain. Eh sino pupuntahan natin? Eh sino pa ba? Eh di si... Asmodeus. Nagbalik ka ata. Welcome home, sis. Nagsama ka pa ng alalay. Magandang araw, Lilith. By the way, my long lost sister, Kalista. Oh, talagang ipinakalat mo ba pala ang lahi mo, no? Hindi ka na nahiya. Sino kaya sa atin ang dapat mahiya, Lilith? At least ako, ang tingin sa akin ng mga tao ay santa. Sa'yo, lakad ka lang ng lakad ng nakapanti at bra. Kahit sa impyerno maging sa mundong ibabaw, immoral pa rin ang tingin ng mga tao sa'yo. Wala tayong pinagkaiba, Sam. Kung anong ikinitim ng budhi ko, tumoble pa yung sayo. Pangit ka na nga, wala pang taste sa damit. Demonyo ka pa. Perfect combination. Three naman ka ba, girl? Saan mo naman natutunan yan? Sa beauty contest mo? Wala kang pakialam kung saan. Ang importante, ako ang sasakop sa mundong ibabaw at ako ang mamumuno sa lahat ng mga tao bilang ikasampung baitang ng impyerno at walang makakapigil sa akin. Kahit ikaw o yung alalay mo. Tignan na lang natin, Lilith. Hindi magtatagal. Kakainin mo yung mga sinasabi mo habang nabubulok yung katawan mo sa Tartaros. Sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng impyerno o impakta ka. Tignan natin. Nakakatakot naman dito. Huwag kang matakot. Masanay ka na. Madalas-dalas kang babalik dito. Anong gagawin natin kay Lilith? Paano natin siya pipigilan? Simple lang. Sumunod ka sa akin. Nasaan tayo? Nasa bulwagan ng puno ng karunungan. Ano namang magagawa nito? Kayang suwayin ni Lilith ang kahit sino. Ngunit kapag ipinatawag na siya ng punong ito, hinding-hindi siya pwedeng tumanggi. Paano mo gagawin yun? Malapit sa akin ang tagapagbantay ng puno na siyang nagpapadala ng mga imbitasyon kung may kailangan mang ipagawa sa kahit sinong nilalang dito sa pandemonium. Papakiusapan ko siya na padala ng sulat si Lilith na magpunta sa Tartaros at doon, hihintayin ko siya para sa plano ko. Pasok. Miss Emma, may sulat pong dumating? Galing kanino? Ah, hindi ko po alam eh. Sige, akin na.
Pwede ka nang lumabas. Sulat galing sa pandemonium. Pinapapunta ako sa Tartaros upang kausapin si Judas. Bakit kaya? Judas, gumising ka. Nandito na ako. Lilith, nandyan ka na pala. Buti ay tinugon mo ang tawag ng puno ng karunungan. Marami pa akong gagawin, kaya bilisan mo. Kailangan nila ang hugasan ng aking kamay na ako lang ang makakakita at nakakaalam kung saan nakatago. Lahat ng prinsipe ng impyerno ay hindi pwedeng mawala sa trono kahit ilang saglit. Kaya ang napagdesisyon ng pumalit muna sa akin upang ako naman ang maghanap sa aking gamit ay ikaw. Bakit ako? Alam ba ito ni Satan? Ang puno ang nagpapunta sa iyo dito. Kahit si Satanas ay hindi makakatanggi sa sinasabi ng puno ng karunungan, Lilith. O sige, pero siguraduhin mong babalik ka, ha? Hindi kita dadayain, Lilith. Reyna ng pandemonium. Bilisan mong pagbalik. Oo naman, Lilith. Babalik ako kapag tapos ko na ang kailangan kong gawin. Walang yaka! Magandang araw. Kasama natin ngayon ang itinuturing nating modern Santa, Sister Sam. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Sister, balita namin na nakita mo na daw ang iyong kapatid. Ah, opo. Sa katunayan, kasama ko siya ngayon. Oh, Sister, ano ang iyong pangalan? Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako, si Calista. Sister Calista.